Hi everyone! Welcome po sa ating segment na Loving the Scripture. At ngayon gabi po, mag-i-start tayo ng isang panibagong series. No? Last week, kakatapos lang natin ng series na The Decrees of the King. And tonight, we will start a new series entitled The Two Roads of Life. Actually, ito po ay nasa Psalms chapter 1. So, buong series na to, aaralin natin yung buong Psalms chapter 1. And our topic for tonight is the crossroad. Ito po ay introduction lamang. Next week, pag-uusapan natin, simula, iisa-isahin natin bawat verse dito sa chapter 6. But tonight, this is just an introduction. No? Bibigyan ko lamang kayo ng parang overview ng magiging topic natin, no? Na magiging series natin. At basahin po natin yung Psalms chapter 1, no? Verse 1. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. Verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Verse 4, the ungodly are not so, but are like the chaff which the wind drives away. Therefore, the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. And lastly, for the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. So for the coming weeks, yan pong mga verses na yan, yung iisa-isahin natin. No, kailangan maintindihan natin bawat verse at yung mga terms na hindi natin masyadong nagigets, ay aalamin natin kung ano ba yung meaning. Okay? Now, sabi ko nga, this night, no, for our topic for tonight, this is just an introduction. Gusto ko lang kayong bigyan ng overview sa mga mapag-uusapan natin sa mga susunod na linggo. Now, alam ko po, lahat sa atin ay nakapag-travel na. No? Na-try na natin mag-travel, whether tayo yung nagda-drive, or nakasakay tayo, or nakaangkas lang tayo. No? But, lahat tayo na-try na mag-travel. At alam ko lahat sa atin nakadaan na or nakapunta na sa isang crossroad. Nakakita na ng crossroad. Ang crossroad po ay intersection, no? Wherein, kumbaga, para bang merong dalawang daan. Okay? So, nagta-travel ka, then all of a sudden, merong dalawang daan ka na pangmimilian. So, kailangan mong alamin at dun sa dalawang daan na yon, iisa lang yung daan na magli-lead sa'yo sa kung saan ka patungo. Kaya naman napaka-importante na alam mo yung dapat mong daanan. It is so important that you choose the right road. Otherwise, maliligaw ka, hindi ka makakarating sa gusto mong puntahan. And in this series po, we will be studying the two roads of life. Number one, the way or the path of the godly. And number two, the way of the ungodly. So it's either dun tayo sa daan ng godly or ungodly. There is no neutral road. Wala pong gitna lang. No? Napakahalaga na piliin natin yung tamang daan. Why? Because one road leads to blessing. The other road leads to curse. One road leads to salvation. The other leads to destruction. One road leads to life and the other leads to death. So choosing the right path, it involves the matter of life and death. No, it's a matter of life and death. Kaya naman napakahalaga na maintindihan po natin, malaman natin kung saan tayo dapat dumaan. So ano yung pag-aaralan natin? Psalms chapter 1. So buong chapter po ng Psalms chapter 1 ay pag-uusapan natin. At dito po sa Psalms chapter 1, it introduces us to the way in which we may find happiness, fulfillment, and satisfaction in life. O dito makikita natin, ano ba yung magbibigay talaga sa atin ng satisfaction? And that is by meditating or by delighting in the law of God, sa commandments ng Panginoon, sa salita ng Panginoon. No? And this Psalms also warns us of sure or eventual and eternal ruin kung hindi tayo dadaan dito sa path of the godly. Psalms chapter 1 is the preface
of the remaining psalm, 149 psalms. No? Alam po natin na merong 150 chapters ang psalms. At itong psalms chapter 1, it serves as a preface. No? Kaya naman, sabi ko nga, mahalaga na aralin po natin to bago natin puntahan yung mga ibang chapters. And God willing, no, madaanan natin lahat ng psalms. Okay? Sabi nga po ni Charles Spurgeon, sabi ni C.H. Spurgeon, "It is the psalmist's desire to teach us the way to blessedness and to warn us of the sure destruction of sinners. This then is the matter of the first psalm, which may be looked upon in some respects as the text upon which the whole of the psalms make up a divine sermon." So ganun po dinescribe ni Charles Spurgeon yung Psalms chapter 1. No, sabi niya doon, "It is the text upon which the whole of the Psalms make up a divine sermon." Kumbaga itong Psalms chapter 1, it sets us on course. No, it sets us on the path to righteousness. Okay? Psalms chapter 1 is like an entrance to the journey in learning the path of righteousness. At marami pong klase ng Psalms. At sabi ko nga, 150 chapters, maraming iba't ibang klase ng psalms. At ito pong Psalms chapter 1 ay tinatawag na wisdom psalm. Okay, it is a wisdom psalm because it provides guidance for godly living. At meron po tayong main idea. Itong main idea natin, itong main theme natin, dito iikot yung series natin. Ano po yun? "Blessed are the righteous who do not walk according to the ways of the evil and who delight in God's word, while to the contrary, the wicked will be condemned and will perish." Now, makikita po natin dito na napakalaki ng difference ng patutunguhan ng righteous at ng wicked. Masabi sa main theme natin, ano yung righteous? They are blessed. Or they are favored by God. No, they live a fulfilled life, a satisfied life. At sila po yung mga tao na hindi namumuhay according to the ways of the evil. Hindi namumuhay according to the ways of this world. Instead, they delight in the word of God. They delight in the commandments of God. Ano naman yung wicked? Yung wicked, they will be condemned. They will perish forever. They will be judged by the Lord. Kaya naman, napakahalaga that we decide na pumunta, no, that we start walking in the way of the godly. Now imagine your life, no, nandun ka sa crossroad, at mayroong dalawang daan, the way of the godly, the way of the ungodly. You have to choose. Now, pwede ba kuya na hindi na lang ako pumili? No. Why? Because by default, you are traveling the ungodly path. Okay? Why? Because we all fall short of the glory of God. Because of our disobedience to the Lord. Because of our sinfulness. Doon tayo nagtatravel sa ungodly path. The way of the ungodly. But through faith, sa pamamagitan ng pananampalataya, by surrendering our lives to God, and by repenting of our sins, dun magsisimula that we start traveling the way of the godly. So the question tonight is, in which path are you traveling? Saan daan ka na ba nagta-travel? Nasa anong daan ka na? Have you entered through the narrow gate that leads to the path of the godly? Or are you traveling the broad road that is heading to destruction? So, saang daan ka ngayon? If you say that you are walking the path of the righteous, here's another question. Is there an evidence? Is there a clear evidence of a transformed life? No, nakikita ba sa buhay mo? Nakikita ba sa buhay mo yung transformation? Because walking in the godly path or in the path of the godly, walking in the way of the godly, there will be an evidence. Makikita dapat sa buhay natin that we are being transformed. We are transformed and being transformed by the Lord. Okay?
So, that's it. Yan po yung overview ng ating magiging series. And I hope and I pray na mapanood po natin yung mga susunod na episodes. God bless everyone and shalom.